Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa 15 ng Marso, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Tiket sa eroplano, inaasahang magmura. Bunsod ng mas mababang fuel surcharge sa Abril. We are also opening up a new market, the entire region of Western Australia. Habang ilang airline companies sa bansa, may mga bagong flight destinations. We need 18 votes to dance the cha-cha. Yeah. I don't think we have 18 votes to dance the cha-cha. Charter change. Imposible raw makapasa sa mataas na kapulungan ayon kay Senate President Zubiri. Sa isyong aalisin raw sa pwesto dahil sa hindi pagsayaw ng cha-cha, Zubiri nagkibit balikat lang. Usually, ganun naman. No? May suspension, pero kung come to worse, so the House, according to our rule naman, may expulsion at saka dropping on rolls. Congressman Arnie Teves, posibleng masuspend at mapatalsik sa patuloy na pag-absent sa Kamara. 2 buwang leave of absence dahil sa banta sa buhay, hinihiling. At sa ating showbiz balita, isa sa mga bida ng Mean Girls, magkakababy na. Sino kaya ito? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mas dadali na ang pagkasa ng revenge travel ng ating mga ka-A to Z saktong 3 years nang tumama ang pandemya. Ibinaba kasi ng CAB ang fuel surcharge para sa Abril habang patuloy na nagdaragdag ng bagong flight destinations ang ilang airline companies sa bansa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mas murang airline tickets. Ito ang pwedeng asahan ng mga biyahero ngayong summer salamat sa ipatutupad na mas mababang fuel surcharge ng Civil Aeronautics Board o CAB. Mula sa level 7, ibababa sa level 6 ang singil ng airline companies epektibo ngayong Abril. Sakto naman dahil unti-unti na rin nagdaragdag ang airline companies ng flights sa iba't ibang international destinations. Ang flag carrier na Philippine Airlines nakatakdang buksan sa March 27 ang bagong international flight papuntang Perth sa Western Australia. We are also opening up a new market, the entire region of Western Australia that is a rich source of tourists to visit and discover the Philippines. Magdaragdag din ang pahal ang flight sa Korea, China at iba pang bansa bilang bahagi ng kanilang 82nd anniversary. Pagtitiyak pa ng airline company na nakahanda sila sa revenge travel o yung muling pagdagsa ng mga biyahero matapos ng pandemya, particular ngayong summer season. We already prepared kung ano pa yung mga parts na kailangan orderin, kung ano yung mga kailangan pang ihanda sa airport in terms of manpower, in terms of the equipment that we are using. So all of these have been prepared months ahead to ensure na pagdating nitong summer peak natin ay hindi maantala yung mga lipad ng ating mga pasahero kasi napaka-importante to. Ito yung, di ba, ito yung pinaka-inaabangan ng marami. Kami sa Philippine Airlines, we want to make sure that the experience is very frictionless as much as possible. Ang Cebu Pacific naman, nakatakdang buksan ang daily flights mula Clark papuntang Seoul, South Korea. Habang muling pinaalala ng Manila International Airport Authority na optional na lang o hindi na inoobliga ang pagsuot ng face mask sa loob ng NAIA terminals at mga paliparan sa bansa. Alinsunod yan sa executive order ng Pangulo. Una na rin sinabi ng Tourism Department na may ilang pagbabago silang ipinatupad kaugnay sa health restrictions lalo't bumubuti na ang sitwasyon sa bansa. Umaasa ang pamahalaan na sa mga pagluluwag na ito, mas mabilis na makakaahon ang aviation at tourism industry na matinding naapektuhan ng pandemya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Posibleng bumalik ang pamasahe sa traditional na jeep sa pre-pandemic levels nito. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinaghahandaan na nito ang pagpapatupad ng diskwento sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa ilalim nito, target maibaba ang pasahe sa traditional na jeep sa 9 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos.
11 pesos naman sa mga modern jeepney. Target itong masimulan sa Abril at posibleng umabot ng 6 na buwan. Ayon sa ahensya, mayroong nakalaang 1.2 billion pesos na pondo para sa service contracting program na manggagaling sa 2023 budget ng Transportation Department. Pero umaasa rin ang ahensya na mataragdagan pa ito para mapalawak ang serbisyo. Ramdam na ng ilang tindahan sa Metro Manila ang pagtumal ng bentahan sa sariwang karneng baboy sa harapan ng banta ng African Swine Fever sa Visayas. Una na ang tiniyak ng pamahalaan na kanilang ginagawa ang ilang hakbang para hindi na lumaki pa ang problema at makaapekto sa supply ng karneng baboy sa bansa. Bukod naman sa banta ng ASF, ayon sa mga tindera, hindi hamak na mas mura rin ang presyo ng frozen meat kung ikukumpara sa fresh meat. Sa monitoring ng Department of Agriculture, abot na sa 380 pesos ang kilo ng karne sa ilang pamilihan sa NCR, 320 naman ang pinakamataas sa frozen. Talagang tumumal ang frozen. Kasi yung frozen, ang alam nila, mura. Hindi nila alam yung quality. Ay sa press, mahal siya, pero maganda naman. Naniniwala si Senate President Juan Miguel Zubiri na imposibleng makapasa sa Senado ang panukalang magkaroon ng charter changes sa bansa ngayon. Anya, marami kasing senador ang hindi sang-ayon rito. Samantala, ipinagkibit-balikat naman ni Zubiri ang bulung-bulungan na aalisin siya bilang pangulo ng mataas na kapulungan. May balitang A to Z, si Micaela Ilaw. Malayong makapasa, ito ang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa isinusulong na charter change sa mababang kapulungan ng Kongreso. Aniya, kulang kasi ang bilang ng mga senador na suportado dito. We need 18 votes to dance the cha-cha. Yeah. I don't think we have 18 votes to dance the cha-cha. Hindi kami makasayaw ng cha-cha. Wala kaming numero. Nitong Miyerkules lang inaprobahan ng Kamara sa huli at ikatlong pagbasa ang House Resolution No. 6 o resolusyon na nagpapanukalang bumuo ng Constitutional Convention na mag-aamyenda sa saligang batas. Isa sa mga planong baguhin ay ang economic provision ng Konstitusyon. Ayon kay Zubiri, kahit ipagpalagay na suportado siya dito ay di pa rin sasapat ang bilang para pumasa sa Senado ang resolusyon. At this point in time, I don't support it, but if let's say I support it, I'm only one out of 24 members of the Senate. Dagdag pa ng senador, hindi naman na kailangang baguhin ang economic provision. I personally am against the ownership of land. Why? People tell me, hindi naman na madala yung lupa sa kanilang bansa. Pero totoo niyan, kung bubuksan natin yung ownership of land, mamahal at mamahal ang lupa dito sa ating bansa. Dahil dito, bulong-bulungan ang plano na alisin siya bilang Senate President, bagay na ipinagkibit-balikat lang ng senador. I also got it from another source dahil nairita daw yung mga pro-charter change sa akin dahil hindi daw ako sumasayaw ng cha-cha. Sinagot din ni Zubiri ang umano'y reklamo. Nakakaunti pa lang ang naipapasang batas sa ilalim ng kanyang pamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ako'y naniniwala sa paggawa ng batas, it is not paramihan. It's about the quality of legislation that we pass. Samantala, kahapon, ipinila ni Zubiri ang 150 pesos daily wage increase para sa mga empleyado ng pribadong sektor. Kasunod ito ng panawagan ng Makabayan Block na 750 pesos na taas sahod dahil sa inflation. Napakababa ng minimum wage, napakababa ng sweldo ng ating bansa. That's the whole truth. That's why we have how many million Filipinos? 12 million Filipinos abroad. It's because we don't pay the right or at least decent wages here in the Philippines. Una nang sinabi ng employers group na baka magsara ang maliliit na negosyo sakaling ipatupad ang malaking taas sahod. Pero giit ni Zubiri, importante na mabigyan na ang mga Pinoy, hindi lang ng minimum wage, kundi living wage. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Pinabulaanan ng tatlong dating Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang pahayag na ang ilan sa kanilang mga ahente ay nagbibigay ng gantimpala sa kanilang mga informant ng 30% ng mga nasamsam na iligal na droga mula sa matagumpay na operasyon. Ayon yan, kinadating PDEA Chiefs Wilkins Villanueva, Isidro La Peña at Aaron Aquino. Sa pagdinig ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee nitong Miyerkules, isinalaysay ni incumbent PDEA Director General
Moro Virgilio Lazo kung paano niya nakuha ang impormasyong ito na una niyang ibinunyag sa isang pagdinig sa House of Representatives. Dahil bago pa lang siya sa post, sinabi ni Lazo sa pamamagitan ng isang malapit na kaibigan na isang retiradong opisyal ng Philippine National Police, humingi sila ng tulong sa mga impormante. Nag-alok ang mga impormanteng ito na tutulungan sila, pero 30% ng mga nakumpiskang droga ang kanilang makukuha dagdag nito. Nanindigan na daw siya na magbibigay lamang ng monetary rewards ang PIDEA ayon sa itinadhana ng batas. The Philippine Drug Enforcement Agency wants to correct the erroneous impression that there is a PIDEA policy involving the handing out of non-monetary incentives like recycled illicit drugs. To the best of my knowledge, it has never been a prevailing practice in the PIDEA reward system. Tila hindi natatapos ang problema ni Congressman Arnie Teves. Ayon kasi sa House Ethics Committee, posibleng maharap sa suspension at expulsion si Teves kung patuloy na mag-aabsent sa Kamara. Habang karagdagang kaso naman ang isinampa ngayong araw laban sa mambabatas, kaugnay ng isinagawang raid sa kanyang tahanan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Mag-iisang linggo nang expired ang permito travel ni Congressman Arnulfo Arnie Teves, pero no-show pa rin ang mambabatas sa Kamara. Kaya sa closed-door meeting ng Ethics Committee kanina, tinalakay ang posibleng disciplinary action kay Teves. Usually, ganun naman. No? May suspension, pero kung come to worse, so the House, according to our rule naman, may expulsion at saka dropping on rolls. Una nang sinabi ni Teves na nababahala ito sa kanyang seguridad matapos madawit sa ambush ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Binibigyan ngayon ng komite si Teves ng 5 araw na palugit para umuwi o kaya ay magsumite ng letter of explanation. Sana talagang mag-report siya dito sa House to explain with the Speaker personally, yun ang the best para tapos na rin tayo on this issue. Ngayong araw din tinanggap sa Kamara ang sulat ni Teves kay House Speaker Romualdez na may petsang March 9. Sa kanyang liham, humihiling ito ng 2 buwan na leave of absence dahil sa banta sa buhay sa kanilang pamilya. Tiniyak rin itong babalik ito ng bansa oras na maisaayos ang kanyang seguridad sa tulong na rin ng pamahalaan. Samantala, muli ring nanawagan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na umuwi na si Teves para harapin ang mga kasong pinupukol sa kanya. Bukod kasi sa pagkakadawit sa Degamo killing, sinampahan na ngayong araw si Teves kaugnay sa isinagawang raid ng kapulisan sa kanyang tahanan. Complain natin si CIDG, People of the Philippines, CIDG. Ang kinasuhan, I think, is, if I'm not mistaken, Congressman Teves and 2 sons, Kurt and Axel. Illegal possession cases in relation to the 3 murder cases filed. O 2019. Kaugnay nito, pinasinungalingan ng PNP ang aligasyon ng kampo ni Teves ng anilay irregularidad sa isinagawang raid sa tahanan ng mambabatas. May mga litrato rin daw na nakasuot ang mga pulis ng body cameras noong inihain ang search warrant taliwa sa paratang ng kampo ni Teves. They followed po yung protocol and procedures po doon po sa pag-implement po ng search warrant. And in fact, ito po ay particularly yung doon po sa bahay po ni Congressman Teves ay ang nag-witness pa po doon ay yung mismong abogado po nila at present po doon yung mga barangay officials po ng barangay kung saan in-implement po yung search warrant. Sa ngayon, hindi tiyak kung nasaan ang eksaktong lokasyon ni Teves, pero ayon kay Remulla, there are good ideas on where, but there are people whose job it is just to monitor that. Marami hong nagmamonitor that. I can assure you. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagdeklara ng special non-working holiday si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng Negros Oriental. Bukas po yan, araw ng Huwebes, March 16. Ang one-time holiday na ito ay sasagawa upang magbigay ng respeto sa pagpanaw at sa nakatakdang libing ng pumanaw na Negros Oriental Governor Roel Degamo. Base sa proklamasyon ni Marcos na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, epektibo ito ang naturang holiday bukas sa naturang probinsya. Susunod sa ibayong balita, U.S. President Biden naglatag ng bagong EO na maghihigpit sa gun control sa kanilang bansa. At sa ating balitang showbiz, isa sa bida ng Mean Girls, magkaka-baby na. Sino kaya ito? Abangan ang sagot sa pagbabalik ng balitang A to Z.
kasalanan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Roger Dominguez at iba pang sangkot sa pagpatay sa car dealers na si Benson Evangelista at Emerson Lozano noong January 2011. Sa desisyong inilabas ng Quezon City Regional Trial Court, napatunayang guilty ang mga ito. Hindi naman napigilan ang emosyon ng tatay ni Benson na si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista sa naging desisyon ng korte. Dahil anya, nakamit na nila ang kanilang justisya. Habang aapela naman ang motion for reconsideration ng kampo ni Dominguez, tatandaang wala ng buhay nang matagpuan ang high-profile inmate na si Raymond Dominguez sa loob ng selda sa New Bilibid Prison noong 2021. Benson, dinala mo ako dito. Ang pangako ko sa'yo, the time is hanggang dulo, lalaban tayo. Yes, willing to take the bullet just to see you get justice. Yes. Alaman. Nakitaan ng sapat na pruweba ang pitong miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity sa pagkamatay ng estudyanteng si John Matthew Salilig. Ayon sa Department of Justice, planado at malinaw na kasama sa paghising kay Salilig at sa isa pang recruit ng kapatiran ang mga suspek. Sasampahan ang reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018, sina Earl Romero, Jerome Balot, Tung Cheng Benitez Teng at tatlo pa nilang kasamahan. Nakasaad rin sa resolusyon na bigyang aksyon ng Adamson University ang nangyari at magpataw ng disciplinary action sa mga nasasangkot. Sa ngayon, mananatili muna sa kustudiya ng mga otoridad ang pito. All seven respondents actually planned and participated in the conduct of the hazing on February 18, 2023. Hence, making all of them liable as co-principals by direct participation and even by conspiracy. Sa iba pang balita, naiuwi na sa Silang Cavite ang mga 14 na nasawi sa bumagsak na Cessna plane sa Isabela noong Enero 24. Nakaburol na ngayon ang mga 14 magkapatid na sina Mark at Sam Siguera, gayon din ang pinsan nilang si Rome Joshtel Manaday at suhin na si Val Camatoy. Nagbigay naman ng tigis ang 100,000 piso ang lokal na pamahalaan ng Silang sa bawat biktima ng plane crash. Noon, hopeful pa ako. Pero ngayon talagang eto na yung reality na talagang wala na pala talaga sila. Kaya mas masakit sa akin ang katotohanan. Pinayagan ng Supreme Court na makabiyahe sa labas ng bansa si Rappler CEO Maria Ressa mula March 13 hanggang April 1 para yan dumalo sa speaking engagement sa Canada, France, South Korea at US. Gayunpaman, inatasan itong sumunod sa sub judice rule o umiwas sa pagtalakay sa kanyang kaso at iba pang kaugnay na usapin. Samantala, muling tumaas ang ipinapadalang pera ng mga Pinoy sa iba't ibang bansa nitong January ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Umabot ito sa $3.7 billion nito pagpasok ng taon o mas mataas ng 3.5% kumpara sa nakaraang taon sa parehong panahon. Pinalikan ni US President Joe Biden ang isa sa mga mass shooting na naganap sa kanilang bansa na nagtulak sa kanya na magpasa ng executive order para labanan ang karahasan. May balitang A to Z Overseas si Billy Torres. Nakiramay si US President Joe Biden sa mga Asian American na nakaligtas sa nakalipas na mass shooting sa Los Angeles, kung saan isang US citizen of Filipino descent o may lahing Pinoy ang kasama sa mga nasawi nitong Enero. Sa pagharap nito sa immigrant community sa Monterey Park, binalikan niya ang ilan sa mga mass shooting na naganap sa US na nagtulak sa kanya para labanan ang karahasan. Survivors will always carry the physical and emotional scars. Families left behind who will never be the same. One of the worst mass shootings in California history. Pinuri rin ito ang katatagan ng immigrants at mga nadamay sa nasabing pamamaril. As a nation, remember them. Immigrants from China, the Philippines, Vietnam, Taiwan, all of whom found a home in America. Inilatag din ng leader ang mga hakbang para bawasan ang gun violence sa kanilang bansa.
This executive order helps keep firearms out of dangerous hands. As I continue to call on Congress to require background checks for all firearm sales. Nakapailalim sa nasabing executive order ang pagpapalawig ng public awareness campaigns at pagbibigay ng safe storage sa mga armas. Palalakasin din ito ang federal coordination para suportahan ang mga biktima ng insidente ng mass shooting at nangako magbibigay ng mental health services sa mga na-expose sa ganitong uri ng karahasan. Binigyan din ng leader na dapat maging accountable ang mga gun manufacturer at seller kung mapatunayang nakapagbenta sila ng armas sa hindi responsabling owner kasama na ang mga minor. Sa unang dalawang buwan pa lang ng taon, higit 100 mass shooting incident na ang naitala sa Estados Unidos ayon sa Gun Violence Archive. Samantala, nangako si Migrant Workers Secretary Susan Ople na palalakasin pa ang mga hakbang para labanan ng human trafficking, partikular na sa mga overseas Filipino worker. Magiging katuwang nito ang Department of Justice at ilang pang ahensya ng gobyerno. Tinututukan ng DMW mga ulat ng human trafficking sa mga OFW sa Poland at iba pang parte ng Europa na pinaniniwala ang pinagtatrabaho sa mahabang oras, may mababang sahod at sa hindi ligtas na work condition. Sa ngayon, mayroong umiiral na bilateral labor agreement ang Pilipinas laban sa human trafficking sa UAE, UK, Ireland maging sa Jordan. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Simula na ang 500-day countdown para sa 2024 Paris Olympics. Pinangunahan nito ni French President Emmanuel Macron kasabay ng pangako ng isang hindi malilimutang sporting events. Puspusan na rin niya ang paghahanda ng kanilang sporting officials para masigurong maayos ang kalalabasan ng prestigyosong Olympic Games. Gagastusan nito ng 1.4 billion euros o katumbas ng mahigit 82 billion pesos. Isa rin sa ipinagmalaki nito ay ang nakatakdang paglilinis sa tinaguriang Most Romantic River sa buong mundo. Sa aming pagbabalik, sino nga ba itong isa sa mga bida ng Mean Girls na magkaka-baby na? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ni Harry Styles sa Philippine Arena, dinaluhan ng libo-libong fans. At isa sa bida ng Mean Girls, magkaka-baby na. Sino kaya ito? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Halos walang tigil ang sigawan ng mga Pinoy fans na dumalo sa concert ni British pop star Harry Styles sa Philippine Arena kagabi. To the highest level naman ang tinapat na performance ng dating directionist. Kaya naman alive ang crowd na parang nagniningning na bituin sa concert venue dahil sa pailaw effect. As expected, isa nga ang as it was sa kanyang kinanta na talaga namang hit na hit sa mga fans, hindi lang sa Gen Z kundi maging sa mga millennials. Nakisingalong rin ang mga fans sa pag-awit ni Harry ng kantang What Makes You Beautiful na pinasikat ng kanyang dating grupong One Direction. Samantala, excited ang soon-to-be mom na si Lindsay Lohan sa pagdating ng first baby nila ng kanyang asawa na si Bader Shammas. Idinaan ng Hollywood actress ang pregnant reveal sa Instagram photo ng damit ng baby. Agad namang nagpaabot ng congratulations kay Lindsay ang kapwa Hollywood personality na si Paris Hilton at dating co-star nito sa sikat na movie na Mean Girls na si Amanda Seyfried. 2022 nang magpakasal ang 36 years old na si Lindsay sa finance executive na si Bader. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, ganito rin ba ang ginagawa ng inyong alagang si Ming Ming kapag nauuhaw? Nag-viral kasi ang kusa na yan matapos makunan ng video ng ating ka-A to Z habang nagkukusa sa isang water dispenser. Uhaw siya eh. Diba? Marunong na at pwedeng iwan sa bahay. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa isang makata at manunulat na si Thomas Stearns Eliot. Ayon sa kanya, ang paglalakbay, hindi ang pagdating, ang mahalaga. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!